feel cheap. Alam mo, ikaw ang may gusto nito. You made her look cheap. I offered you marriage, pero ayaw mo. And you think a marriage contract will fix all this? Sa tingin mo gagawin honorable ng kasal ang ginawa mo? Ginawa natin. With the sanctity of marriage, lovemaking can be... We did not make love. We had sex at yun lang yun. Kaya pwede ba kung wala ka nang masabing iba, umalis ka na kasi bayad na ako for tonight. Sabi. Naku, eh ginising ko na po eh. Ayaw daw po niyang kumain. Sige. Dalhin mo na lang siya ng pagkain mamaya. Opo, sir. Siya naman ka mo nagpresenta sa sarili niya. Ba't parang guilty-guilty ka? I didn't know she was a virgin. So, nangyari sa amin, parang mas gusto ko siyang pagkasalan. Sabihin mo na kasi ang totoo. Alam mo, she hates me too much. Mas gusto niya ibayar ang katawan niya kaysa pagkasalan ako. Dahil hindi niya alam ang buong kwento. Bakit pa? Hindi naman mababago ang sitwasyon namin. She's gonna hate me forever. And in 6 weeks' time, oh, wow, wala na siya sa akin. Then do something to make her stay. Do something to make her change her mind. Son. Hey. Hindi ka daw kumain buong araw. Okay lang. Kung nandito ka para maningil, bilisan mo na kasi pagod ako. Masama yung pakiramdam ko, kaya tara na. Alam mo, hindi ako nandito for that. I mean, concerned lang ako ah. Please, huwag na tayo magbolahan, okay? Look. I'm sorry, I didn't know na virgin ka. It's okay, I was bound to lose it anyway. At least I lost it for 10 million, di ba? Hindi pala ako ganun ka-cheap. Kasi may presyo naman. Gusto mo bang mamasyal? Mag-shopping, gusto mo? Huwag na. Nakalala pang lumaki yung utang ko sa'yo eh. So Roxanne, anong gusto mong gawin? Anong gusto ko? Gusto kong umuwi. Gusto kong makita si Chapilar, si Mon. Gusto ko pumunta sa probinsya ko kahit sandali lang. Pwede ba yon? Makaka-uwi ka lang after 6 weeks. Okay? Alam mo, sana hindi mo na lang tinanong kung anong gusto ko. Kasi hindi mo rin naman pala mabibigay.
Ma'am, pinakuha mo. Ako, ma'am, sorry po. Napag-utusan lang po ko mo, sir. Eh, pinapa-impake na po na yung gamit mo. Bakit? Andrey! Sir! Pumunin na kayo. Yes, sir. Pakita na lang tayo sa rest house, ha? Yes, sir. Mag-bis ka na. Alis na tayo. Bakit? Anong gagawin natin doon? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo na lang ang gusto ko. Bayar ang bawat oras mo, di ba? Mag-bis ka na. Saan pa tayo pupunta? Pupunta tayo sa Baguio. Baguio? Doon ang mga parents ko. Ipapakilala kita sa kanila. Teka lang, bakit? Look, my mother has a heart condition. Hindi siya dapat nasa stress. So don't do anything to stress her out. Ba't hindi mo kaya sabihin sa sarili mo yan? Ang alam nila, fiancé kita. Sumagay ka na lang. Just go with the flow. Fiancé? Ako? Fiancé. No way! Alex, ano naman kadamonyohan yan, ha? Roxanne, this is the first time makikiusap ako sa'yo. Sumukay ka na lang. For my mother's sake. Ito. Ano yan? Props. Yan. Subutin mo yan. Hindi sila dapat makalatan na kung wari ang lahat. You smell like pine trees. Hindi ko alam mo may palutsina pala ako. Ay, hindi naman. I mean, you smell like a forest. You smell like a forest, pero parang forest freshness, ganun. Ginawa mo naman akong air freshener niyan. Oh, medyo. Ah, ganun ah. Hindi ka naman pala mukhang demonyo kapag tumatawa ka. Tinawagan ako ni Alex. Gusto mo raw kaming makita, kaya pinasundo kami dun sa driver at dinala kami dito. Kumusta naman ang biyahe niyo, Tia Pilar? Maayos naman, Alex. Oh, sino mama? Ay, nasa loob. Halin na kayo. Tara. Guboy ka ba? Opo, ate. Actually, teka. Kuya, kunin mo ang mga gamit, ha? Kumusta naman kayo ni Alex? Okay naman po. Alex! Pops! Hey, son. How you doing? Good to see you. You too. And you must be Roxanne. Hello po. Ang anak ni Alfonso. You look exactly like your mother. Thank you. I'm sorry na wala kami dito sa Filipinas when Alfonso died. We weren't able to pay our respects. It's okay. Popsy mama. Nasa dining. She's been preparing the food. Kanina pa kayo hinihintay. Okay. Please, come in. Come on, son. Please. I'm so happy to finally meet you. All these years, puro pictures mo lang ang nakikita namin. Po? Are you ready for the big event?
Ano pong big event? Looks like Mama's more excited than you, son. She's prepared for everything already. Actually, Iha, may mga nakausap na ako. Pero kung gusto mo palitan, walang problema. Everything is all set for your wedding next week. Ano ho? Kasal next week? Yes, Iha. Kasal. We thought you were already discussing this with Alex. Actually, Mom, Dad, we don't have an initial date naman. But we're hoping to get married next month. Yeah. Diba, babe? Actually, diba, babe? Yung... Actually, Ma, yung totoo talaga is we're expected to get married next year. Ba, pero naisip namin, I mean, hindi naman kailangan patagalin, di ba? I mean, we've known each other for 3 years now. Tama naman si Alex, Tia. To think yours was a long-distance relationship. It was a solid 3 years. It's about time. Oo naman. Tsaka, gusto ko sana makita mga apo ko bago ko mamatay. Mariela naman. Bakit kamatayan sinasabi mo? We're only talking about a wedding here. Darling, magkakaroon ako ng bypass operation in 2 weeks. Sabi nga ng mga surgeons, at my age, it's very risky. What if I don't survive? At least man lang gusto ko makitang ikasal kayo before we leave for Virginia. Because life is too short, don't waste time. Sana kung okay sa'yo, asikasuhin na natin ang kasal ninyo. Bukas na, okay? Alex, plinano mo to eh. Alam mo, pag dinala mo ko dito, hindi ako makakahindi sa kasal. Would you be quiet? You might hear. Wala akong pakialam. Alam mo sa simula pa lang. You might hear. Alam mo sa simula pa lang, pag dinala mo ko dito at pinakilala mo ko sa kanila, syempre pagpipilitan nila ng pagpakasal na tayo. You never meant to keep your end of the bargain. You're so pathetic. Alam mo, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Alam mo yun? Isipin mo naman na mabuti. You think I want to marry you? Nakuha na kita eh. So bakit nga ba? Bakit tayo magpapakasal? Ano bang pinagsasabi mo sa mga magulang mo? I told them anything they want to hear. Alam mo, they want me to settle down. And they want me to settle down with someone like you. Someone like me? Dahil inosente ka. Disente ka. Yung tipong magugustuhan ng nanay ng isang lalaki. Ikaw yun. Alam mo, madaming disente at inosenteng babae dito sa Pilipinas. Bakit ba ako yung pinipilit mo? Dahil ikaw lang ang may utang sa akin ng 10 million. Pera na naman. Alam mo, itigil mo na yan eh. Sabihin mo sa magulang mo na hindi tayo magpapakasal! Alam mo, may sakit ang nanay ko ha! Mahina pa ang puso niya! Ayoko bigyan siya ng sama ng loob mo, okay? Pwes, kung hindi mo sasabihin, ako magsasabi! Do you understand how sick my mom is? Do you? I swear, if you do anything to hurt my mom, lagot ka. Hindi mo ba naiintindihan? Ayoko magpakasal sa'yo! Goofy! Ganito na lang, okay? Itutuloy na lang ang kasal natin. Pero it's fake. Paano naman natin gagawin yon, ha? Nakakuha ko lang na isang baking judge. I mean, my parents are leaving the country naman eh. By the time they come back, I can tell them, I can make up a problem, I can make up anything. Nandun tayo. But we can get an annulment then. Okay ba sa'yo? Okay ba sa'yo? Gagawin ko to. Para sa mami mo, hindi para sa'yo. Dahil alam ko, mabait siya na tao. Maganda ang puso niya.
ni para sa'yo. Game. So, let's make it official. You marry me.